Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umahon si Jesus sa kaburulan kasama ang kaniyang mga pinili. Humirang siya ng 12 na tinawag niyang mga apostol upang maging kasakasama niya. Suguing mangaral at bigyan ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Ito ang 12 hinirang niya. Si Simon na tinagurian niya ng Pedro, si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo, sila'y tinagurian niyang Buanegres na ibig sabihin mapupusok. Sina Andres, Felipe, Bartolome, Mateo, Santiago na anak ni Alfeo at Tadeo, si Simon na makabayan, at si Judas Iscariote na siyang nagkanulo sa kaniya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Purihin natin ang ating Poong Jesus Nazareno. Isa sa pinakamagandang characteristic ng Ebanghelyo ni San Marcos ay palaging diretso. Ibig sabihin ng diretso ay klaro, walang masyadong mabulaklak na salita. Kaya doon sa pagpili niya ng 12 na tinawag niyang apostoles, na tinawag niyang apostles, ay diretso rin niyang ipinahayag. At ang gawa ni Jesus na pagpili sa 12 ay mayroong tatlong action words. Ano yun? Pinili, hinirang, sinugo. Pinili niya ang 12, hinirang, at binigyan ng kapangyarihan ng katulad ng kaniyang ginagawa. Binigyan niya ng kapangyarihan ang 12 upang magpahayag din ng mabuting balita at maggawa rin ng mga himala at magpalayas ng mga demonyo. Ang kanilang kapangyarihan ay hindi dahil sa sila ay tunay na dakila, kung hindi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Pero bago ang pagpili, bago ang paghirang, bago ang pagsusugo sa kanila, ay mayroon munang ginawa si Jesus. Ano ito? Umahon si Jesus sa kaburulan. Ano pong ibig sabihin ng kaburulan? Mountain. At doon sa taas ng bundok, palaging nagdarasal si Jesus kapag siya ay gagawa ng isang desisyon. At ang desisyon na yon ay hindi na mababago, sapagkat ang lahat ng salitang
lumalabas sa bibig ng poong Nazareno ay magpakailanman at hindi na mababago pa ng anumang kaisipan ng tao. Kaya nang tinawag niya ang 12, itong 12 ito ang siyang magbibigay sa kanya ng ayuda o tulong upang ang lahat ng kaniyang gagawin at sasabihin ay makararating sa iba. Natapos na ang pagtawag niya sa 12. Pagkatapos nito, siya naman ay hirang ng 70 or 72. Pero ang pagtawag ng Diyos ay hindi natatapos. Hanggang sa ating panahon, siya ay patuloy na tumatawag upang maging kasangkapan niya sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya ka naririto dahil pinili ka ng poong Jesus Nazareno. Kaya ka naririto, gusto niyang hirangin ka upang pagkatapos ng banal na misa, ikaw naman ay isugo upang iparating sa iba ang iyong narinig. Pinili ka dahil special ka. Kung pinili ka ng Diyos, ano ang iyong magiging tugon? Simple lang, edi piliin mo din siya. Choose who chooses you. Piliin mo ang pinipili ka. Kung pinili ka ng Diyos, piliin mo rin ang Diyos at yakapin mo din ang Diyos dahil ito ang iyong magiging misyon. Noong tayo ay binyagan, tayo din ay hinirang na ng Diyos. Tayo din ay pinili na ng Diyos. Tayo rin ay sinusugo ng Diyos upang kanyang maging tunay na anak na naniniwala at nakikinig sa kaniyang mga salita. Tayo yung bagong apostoles. Tayo yung hinirang ng Diyos. Papaano? Sa anong paraan? Sa aking pamilya, sa aking sarili, sa aking komunidad. Tayo ay Kristiyano all throughout. Hindi tayo Kristiyano kung nasa loob lamang ng simbahan. Hindi tayo Kristiyano kung tayo'y nagdarasal lang. Hindi tayo Kristiyano kung tayo'y nakatayo lamang dito. Tayo ay Kristiyano season in and season out. Umulan o umaraw, bumagyo o lumindol, tayo ay Kristiyano na hinirang, tinawag, at sinusugo ng Diyos. Sa iyong workplace, ikaw ay Kristiyanong tinawag ng Diyos. Sa iyong pamilya, ikaw ay Kristiyanong tinawag ng Diyos. Ang Kristiyano at ang pagiging kadiwa nito ay kailangang kapareho ng kaisipan ni Jesus. Kaya nga sila nag-aral sa paanan ni Jesus upang maunawaan nila at makilala ang kapangyarihang meron ang taong ito na tumatawag kahit na sa mga makasalanan. Ang 12 po ay hindi the best of the best. Hindi naman sila aral sa templo. Wala naman silang mataas na pinag-aralan. Sana ang pinili na lang ni Jesus Nazareno ay ang mga Pariseo at mga eskriba na aral sa batas ni Moses. Alam na alam nila from batas 1 hanggang batas 200. Memorize nila yan. Pero bakit pinili ni Jesus ang mga simpleng tao na hindi kilala sa lipunan upang ipahayag na wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos na sa kaniyang harapan wala tayong pwedeng ipagyabang kung hindi
ang kaniyang kapangyarihan. Sa araw-araw ng ating buhay, palagi nating iisipin na dahil sa pagbibinyag sa akin, ako ay pinili ng Diyos, ako ay tinawag ng Diyos, at ako ay sinusugo ng Diyos upang maging biyaya naman sa ibang ayaw tumanggap sa Kanya. Sana sa Ebanghelyo na ito, dalhin natin ang tunay na diwa ng pagpili ni Jesus. Palagi nating pipiliin ang taong hindi nagsasawang pumipili sa atin sa araw-araw. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat.